So ayan, good morning mga Karaw House. Ipagpapatuloy natin yung pangalawang araw sa paggawa ng front and back extension dito sa project natin. So yung project natin ay nakalocate dito sa Tansa, Cavite. Ayan, so pupuntahan natin guys. So ayan mga Karaw House. Okay. So may dadagdag lang akong idea sa inyo. Pero disclaimer lang, kanya-kanya tayong pamamaraan, tapos kanya-kanya rin tayong gusto sa mga harapan ng bahay natin. So kami guys kasi, kung titingnan nyo tong harapan ng isang row house, dikit-dikit sila. Yan, kaya nga row house, dikit-dikit. Ngayon, ang gusto ko sana, if ever, na mas maganda sana, uniform din yung pagkakagawa ng mga front yard nila. So mga ka-row house, para sa opinion ko lang yon. Pero syempre, kayo yung magde-design ng sarili nyo, sarili nyong outcome. Maganda kasi mga ka-row house kung pare-pareha din, no? Kasi dikit-dikit sila. So yung akin, opinion ko lang yon. So ayan. Pag kami nga pala gumagawa ng front yard, may sarili kaming disenyo. Ibig sabihin, trademark namin yon. Pag nakita ng isang kliyente or makita ng iba na nakakakilala sa amin, uy, sila gumawa niyan. Parang ganon. So ayan. Sa window grills, ganon din. May sarili rin kaming disenyo. So ayan. So dito nga pala kami gumagawa. Obvious. So ito, pangalawang araw. So ayan, nakapokus muna kami dito sa back extension area. So ayan. Opya. Dito rin sa part na ito. So usually, kagaya ng pinapaliwanag namin, itong part na yan, pinapakain namin sa poste para hindi yan nakalitaw kapag nag-finish na ng wall. Yan. So dito namin i-coconnect yan. Ang tawag dyan yung catch basin. Yan tubo na yan, sasaluhin niya yung tubig ulan. Ngayon babagsak siya dyan. Pag bagsak niyan, dediretso dito. Kaya napaka-importante nito. Kapag barado yan, yung part na yan, malamang magkakaroon ng overflow rito. So yan, inside gutter kasi tayo. So ayan guys, maganda yung series pipeline nito ginagawa namin na unit. Kasi tinesting namin to dun sa may catch basin, maganda yung flow ng tubig. So ibig sabihin, nakatap yun papuntang culvert line. So siya nga pala mga ka-row house, disclaimer lang, hindi ko po tinitingnan dito yung mali ng pagkakagawa ng bahay sa mga housing project. So, isinishare ko tong video na to para maiwasan nyo na magkaroon ng technical problem pag nagpagawa na kayo ng extensions. So, siya nga pala guys, ang video na to ay isa sa mga major problem ng mga housing project. So, makikita nyo rito guys na minsan putol yung pipe series. So, bago sana magpagawa ng front yard extension or back extension, ipaayos nyo muna. So, nung nakita namin or na-leak test namin, ang ginawa kagad namin, ni-report ko kagad dun sa may admin section namin. Tapos, ginawa naman kagad nila ng paraan. So, yun guys. Enjoy watching. Okay, ayan. Tinanggal na namin yung clean out dun sa main. So, ito yung main mo. So, yan. Nakabukas na yan. Yan ang floor drain mo. Pinaka-main ng floor drain. Simula dito hanggang sa CR, no? Hanggang sa palabas. So tuloy-tuloy naman yung tubig. So ayan, no? Tuloy-tuloy naman. Pero ang kaso ito. So ito ang kaso. Ayun. Ayan. Dapat diyan siya lumalabas sa Pozo Negro. Dapat hindi diyan. Diyan nakatap yung floor drain mo.
Pag napuno ng tubig yan, dahil wala pang connection dito, palabas, babalik sa inyo yung tubig. Yan ang ebidensya. Galing to sa main, dito lumalabas. So dapat may sarili ang tubo. Yeah. Ayan o, oh, botol o. Oh. Pero yung pagkakaputol niya, buti na lang, hindi pa papasok pa sa loob, may nakausli kahit pa paano. Hindi natin papalitan to. Ito, no, hinukay na nung taga-admin. So, kitang-kita putol. Ayan, no. Putol siya. So, hindi siya nakatap. Ay. So siya nga pala guys, itong part na to, yan yung pasingawan. Ginagamitan namin to ng dalawang 45 degree na elbow, yan part na yan, para hindi yan lumitaw sa finishing wall. So ayan, sa makikita nyo dyan, halos kapantay niya yung hollow blocks. So yan, tapos babaon na namin yan ng, yung horizontal niya, babaon namin yung mga bakal dyan sa wall na yan, para dagdag pundasyon. Tapos dito naman to sa part na to, yan hollow blocks na yan pababa, nakabaon na dyan yung ating horizontal. Tapos dito sa part na to, sisinsili namin yan para makita yung bakal sa wall. Pag nakita na namin yung mga bakal dun sa wall, ilalagay namin yung horizontal, ikaklam namin, tapos i-welding namin. Ayan siya guys. So ayan, okay na pala to, na-testing na namin. Tapos ganito guys, pag may nakita kayong hindi to nakatakip, ayan, tatakpan nyo yan, solvent nyo. Tapos yung isang part na yon, sa kanan, dyan dadaan yung tubig na manggagaling dito. So ito. So ito yung horizontal natin, nakatagos doon. So by horizontal yan. Ayan. So ayan, medyo mababa yung flooring sa loob. So ayan, kunin yung hukay, dadalhin sa loob. So ito na yung ating back extension. So hanggang kalahati muna yan ngayong araw na yan. Tapos magpa-flooring kami sa loob niyan. So yan, buos siya. So nga pala, ito na pala yung natatapos namin dito. Okay. So dito sa part na to, tinibag na namin to. Ayan. Tapos ito yung bakal na dito sa housing project. Ang mangyayari dyan, kaklam namin yung bakal namin dyan, yung horizontal. So ayan. Tapos pagdating sa taas, i-welding namin dito sa trusses. So ito, ang magagawa namin ngayong araw na to, may angat namin to. Pagkaangat, bubuhusan yung mga poste. May buhos na rin yung poste. Dito pala yung may-ari, may pinadagdag dito. Ang mangyayari, magkakaroon ng range hood dito. Tambol na lang. Tapos walang cabinet. Abot metro. Uh-uh.
So, inuumpisa na rin dito yung sa front yard. Ayan. Tapos, ang mga disadvantage nito, hindi mo pwede idikit dito yung poste natin. So, maglalagay ka muna ng hollow blocks dito. Nasa sa inyo kung gaano kahaba. Kasi yung ulo ng poste, tatama rito. So, mag-a-adjust kami ng konti. Siguro, mga dalawang mata ng hollow blocks, saka namin poposte yan. Ayan. So, siya nga pala, mayroong pina-add si Ma'am Emily dun sa part ng back extension. Nagpa-order kaagad ako ng hard deflex. Isa. Tapos, isa din na 1x2 square tube. Yung gagamitin namin dun sa tambol. So, 1x2 na square tube para matibay-tibay. Ito. Usually kasi ginagamit daw metal paring lang. Mas maganda ito. Dito kakapit yung ratio niya. Kasi ito pala mga bakal na to. Ito yung gagamitin dun sa kanyang trusses, sa harap at saka sa likod. Ito. Ito na rin yung gagamitin sa mga grills sa harap, sa gate. Yan yan.